and has good appetite despite loss of smell and taste. Kasama yan sa mga sintomas na dulot ng COVID-19. Mayroon ding tinatawag na mild intermittent nasal congestion na nararanasan ng ating mayor. Okay, magandang gabi mga batang Maynila. Ngayon ay Sabado, bale, 21 ng Agosto. Ngayon ay Ninoy Aquino Day. We are celebrating Ninoy Aquino Day. And day 6 ngayon ng pagka-confine ng ating punong lungsod na si Francisco Isko Moreno Domagoso. Ayon sa latest medical bulletin na inilabas ng Santa Ana Hospital, sinabi ni Dr. Grace Padilla na the Honorable Mayor continues to remain in high spirits and has good appetite despite loss of smell and taste. Kasama yan sa mga sintomas na dulot ng COVID-19. Mayroon ding tinatawag na mild intermittent nasal congestion na nararanasan ng ating mayor. Sa ngayon, no body pains reported, vital signs stable, blood test ay normal, at ayon kay doktora, siya po ay comfortable and on the road to recovery. So that's good news mga batang Maynila para sa ating punong lungsod na napakasipag at napakatiyaga sa pamumuno sa lungsod ng Maynila. And I would like to add, no, this was reported by the mayor. Actually, he told me kanina, bago mag-live, na pinirmahan na ni Mayor Isko Moreno ang senior allowance para sa District 5 senior citizens amounting to 83,730,000 pesos. So malapit na itong ilabas ng ating mga staff sa Office of the Mayor. Abangan po natin yan and stay connected sa ating official local government pages para sa latest update sa senior allowance na yan. So to read, no, yung exact text sa disbursement voucher, ito ay to secure cash advance in the amount of 83,730,000 pesos to na in payment of monthly monetary allowance of senior citizens pensioner of District 5 of Manila for the period of January to June 2021. So retro yan, ipapamahagi ng ating mga staff sa Office of the Mayor. Okay, abangan po yung latest updates dyan. Mamaya po ay ipapublish natin yan sa official Facebook page ni Mayor Isko at sa official Facebook page ng Manila Public Information Office. Pero para sa mga latest COVID-19 update, kasama natin ngayon si Dr. Arnold Pangan o mas kilalang Doc Box, ang ating hepe ng Manila Health Department. Hi Julius, good evening. Narito na naman po ako. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga batang Maynila, mga kababayan po natin sa National Capital Region. Ganun din po sa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga batang Maynila, saan man dako ng mundo, magandang umaga, magandang gabi sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, sampu po ng inyong mga mahal sa buhay. Siyempre po, alam naman po natin na patuloy ang paglakas at paggaling ng ating Yorme dahil po sa mga dasal ninyo, panalangin ninyo. At siyempre po, yun pong ating mga well-wishers, andyan po sila araw-araw po. Meron po tayong mga well-wishers ngayon na gusto pong magparating ng kanilang pagbati kay Yorme. Ayan po, oh. Makikita po ninyo ang Magundayaw family and FM Breads and Noodles galing po ng Cabanatuan City. Get well soon, Mayor Yorme Isko. Welcome back, Vice Mayor Honey. Maraming salamat po sa inyo from Cabanatuan City. Aba, ito rin po from ano naman to, Cuenca, Batangas, no, ang atin pong mga SK Federation doon. Get well soon, Yorme Isko, and welcome back, BM Honey. Maraming salamat po sa inyo. At ito naman. Oh, dito to sa Maynila, si Chairwoman Nympha Medalla ng Barangay 29 dito po sa District 1. Maraming salamat po sa inyo, Chairman Medalla, at sa inyong mga Barangay Council.
sa inyo pong mga tanod, sa patuloy po na panalangin ninyo para po sa mabilis na paggaling ng ating Yorme. So kung kayo po ay may mga nais pa pong iparating na pagbati sa atin pong Yorme, mangyari lamang po na ipadala po ang inyong mga larawan at nang sa ganun po ay may share naman po natin sa mga batang Maynila. Okay? So, muli po, pahintulutan po ninyo ako na mag-ulat sa inyo tungkol po sa kalagayan ng COVID-19 dito po sa ating lungsod. Okay. Para po sa araw ng Sabado, Agosto 21, ang atin pong COVID update ngayon, ba ang ating COVID update? Ayan, okay. Sa atin pong bansa, meron po tayong bagong 16,694 na kaso. Mas bumaba po ito kumpara kahapon. Kahapon po yung pinakamataas natin na more than 17,000. So meron na po tayong kabuuang 123,935 na kaso. Para naman po sa mga gumaling, meron po tayong 15,805 na gumaling ngayong araw na ito, sa kabuuang 1,668,520,000 na gumaling. At meron pong 398 na namatay po ngayong araw at 31,596 na po ang kabuuan. Para naman po sa ating lungsod, ito po ang update ngayon pong ika-21 ng Agosto 2021. Meron po tayong 268 na bagong kaso po ngayon. Mas bumaba po ng konti kumpara kahapon. At meron na po tayong kabuuang 1,668 na kaso. 305 po dito ang gumaling sa kabuuang 70,290. At sa kasamaang palad po, meron na naman pong namatay ngayon. Dalawa po sila. At ito pong dalawa na ito na pag-alaman po natin base po sa pagsisiyasat ni Nurse Ikay at Nurse Janelle, ito pong dalawang ito ay hindi po bakunado. Ito pong namatay na ito. So meron na po tayong 1,376 na namatay dito po sa ating lungsod. Ayan. Para naman po sa ating kabuuang bilang ng mga naswab dito po sa ating lungsod, meron na po tayong 145,429 na naswab. Ito po ay binibigay ng libre ng atin pong pamahalang lungsod dyan po sa Delpan Quarantine Facility. Ganun din po sa ating Manila COVID-19 drive-thru swab testing at ganun din po sa ating Santa Ana Hospital. Nais ko lamang pong ipaliwanag para po hindi tayo nagkakaroon ng kalituhan. Base po kasi marami pong mga nagtatanong, saan po ba kami magpapaschedule? Anong oras po ba? At kailan po ba? Anong araw po ba pwedeng magpaswab? Para po sa kaalaman ng lahat, dito po sa ating Delpan Quarantine Facility, ang pagsaswab po dyan ng RT-PCR swab testing and antigen testing, ginagawa po natin yan tuwing Sunday, araw ng Linggo hanggang Biyernes. Wala po tayong nagaganap na swabbing tuwing Sabado. Ang oras po ng pagpunta po ninyo dyan, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po, wala pong walk-in na inaallow dito. Dapat po ay magpa-appointment po muna kayo. Tumawag po kayo sa Mayo para po sa inyong scheduling. Okay? So isa po yan, isa pong site yan, ang atin pong Delpan Quarantine Facility na nagbibigay po ng libreng RT-PCR testing and antigen swabbing. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!